Ginos din na naman ba kayo? Umiyak na naman ba kayo? Worried na naman ba kayo? Welcome to my channel, Maluwang TV. This is Marilyn Nelson, ang inyong kaagapay sa paghanap ng AFAM. Bakit na naman kayo ginosting? Ano-ano na naman problema? Ayaw na naman sa'yo si AFAM? Hindi lang naman sa AFAM. AFAM, katulad din sa ating mga Pilipino na naghahanap ng mga papapangasawa at magiging partner hanap ang buhay. Bakit tayo ginoghosting? Ano-ano nga ba yung mga reason? Mahal ko naman siya, hindi ko naman siya iniwan, at ganis naman ako sa kanya. Ano-ano ba talagang dahilan? Bakit ako nag-ghosting na naman ako? Wala ba sa akin yung hanap niya, kaya nga ako niya iniwan? Alamin natin kung ano yun. Number one reason, hindi siya seryoso sa'yo. Pag yung AFAM, iniiwan ka, ghosting ka, meaning to say, hindi seryoso. O di kaya, stress reliever ka lang. Dahil ka ako, bored lang si AFAM, gusto lang niya panglibang, gusto lang niya magliwaliw. Kaya ka lang niya kinakausap. And then ngayon, hindi siya gusto sa'yo, at hindi niya feel, at hindi siya seryoso, wala siyang plano, ayan, ghosting ka na niya. Another reason, bored siya sa'yo. Wala sa'yo yung hinahanap niya. Kumbaga hindi mo siya na-entertain, hindi siya masaya sa'yo, hindi siya maligalig sa'yo, hindi siya excited sa'yo, kumbaga hindi siya happy. Dahil hindi niya nakita sa'yo ang hinahanap niya sa babae. Another reason is, nalilibugan lang yung tao. Kumbaga, pag gusto niya lang niya kang kausap, dahil gusto niyang magparaos, gusto palipas oras, gusto ka lang niyang kinausap, pag gusto ka niya, kaya niyan, gusto, yun lang ang gusto niya. Kaya pagkatapos niyo nag-usap at nakuha ang gusto niya, ayan, ginugusta na niya, ayaw ko niyang makausap. Simple as that. Wala siyang gusto at wala siyang plano para sa'yo. Kaya kakaginusting. Another one is, hindi kanya type. Hindi niya nakita sa'yo ang gusto niya. Kumbaga, marasami siyang mga kausap, nagkokolekta siya, and then, ikaw na nakausap niya ngayon, hindi kanya type. Kumbaga, para lang tinididma or para lang tinitest ka lang niya. After nun, dahil hindi kanya type, ginugusting ka na niya. Akala mo lang yun, akala mo may gusto, pero pala siya, hindi kanya type. Simple as that. Another reason bakit kanya ginugusting. Committed na siya iba. Committed na siya doon sa girlfriend niya. Yung girlfriend niya na gustong-gusto niya, mahal na mahal niya yon. So, meaning to say, ayon, ginugusting ka na niya dahil may sarili na siyang girlfriend. Mahal na mahal na yun. Mas priority niya yon. Kaya ginugusting ka na niya. Another reason bakit kanya ginugusting, may asawa na siya. Kumbaga doon sa ibang bansa, may asawa na siya. Ano, saan ka pa ilalagay? Pag halimbawa, kakausapin ka man niya. Siyempre, mas priority niya yung asawa. Especially sa ibang bansa. Eh, Pilipinas ka lang na. May committed na siya. May asawa na siya. May mga anak na siya. May pamilya na siya. So, there's no reason. There's no point na kakausapin ka niya. At the same time, gusto ka na niyang igugusting dahil nga may asawa na siya. May responsibilidad na siya. Committed na siya sa doon sa isa. Mas priority niya yun. At saka pamilyado na siya. May mga anak na siya. Kaya kanya ginugusting. Minsan din, bakit tayo ginugusting? Dahil hindi sila available. Dahil wala silang panahon sa iyo. O di kaya yung iba naman, nakonsensya. Nakonsensya na sila. Ayaw ka na niyang kausapin. Dahil kakoy, wala siyang plano. Mild lang yun. Kung makakausap lang ang gusto niya. And at the same time, para ma-stop him ever yung pag-uusap ninyo, dahil kakoy nakonsensya na siya sa'yo, naawa na siya sa'yo dahil wala siyang feeling, so in order for them, para maputol yung pag-uusap ninyo, so igugos ka na niya, dahil kakoy nakonsensya na siya sa'yo at naaawa na siya. Okay? Ang question dito, if ever yung lalaki nagpapadala ng pera, tagal na kayo nag-uusap, pero nagpapadala na siya ng pera. Ganun pa rin, be. Yung mga tao naman, yung AFAM naman, it madami yung pera. Nagpapadala naman yun, be. Wala naman silang pakialam sa pera. Pag na-enjoy ka lang niya kausap, ganun lang. At least masaya lang siya. Pero it doesn't mean na mahal ka niya. It doesn't mean na nag-care siya sa'yo. It doesn't mean na may plano siya sa'yo. It doesn't mean na ikaw na yung hanap na material wife na gusto niya. Siyempre, yung mga AFAM, madami yan sila. Magkano lang naman yun, if ever $200 a month na sinusuporta niya. Pagkano lang yun? So, 10,000 dito sa Pinas. Sa kanila, $200 lang yun. So, small amount lang yun. Bebel lang yun sa kanila. Kung ipapadala man yun sa'yo every month, there's no point nga if ever iserious ka niya. Dahil kakoy, hanggang dyan lang. May limitation lang pag-uusap nyo. Kumbaga,
hanggang doon lang kayo, walang plano, walang sipulil. Kaya kahit man pinadalhan ka na ng pera, may iba pa naman siyang kausap. Kaya kakoy, wag tayong mag-expect na once kausap na natin afam at nagpapadala na yung pera, seryoso na yon. May mga ibang afam talaga na kumbaga nagko-collect yan sila. May kakausap pa yan ng iba. Swerte tayo kung if ever yung nagkaroon lang tayo ng afam, tapos hindi siya nakipag-usap ng iba, nag-focus lang siya sa'yo, tapos nagpapadala ng pera. Kaya ganun. Kaya talaga paghahanap ng afam, hindi basta-basta. Kailangan natin ng mga prayers, kailangan natin ng mga matitinong kausap na tao. Hindi talaga basta-basta maghanap ng matinong afam. In a long-distance relationship, hindi natin check kung ano ba talaga ang next future. Wala tayong katiyakan minsan sa long-distance relationship, sa LDR. Kaya kakoy, magmasid-masid, be alert, at huwag talaga nating pairalin kagad ang ating puso. Yun lang ang ating topic today. Sana naman na-enjoy kayo sa ating topic na ghosting. Okay, next time na naman or tomorrow, i-discuss na naman natin yung ibang kaugalian o tungkol sa afam. Sana naman mag-comment kayo down below para rin naman mabasa ko yung mga comment ninyo. This is Maluwang TV, Marilyn Nelson, ang iyong kagapay sa paghahanap ng afam. Good night!